Hindi naaamoy ni Aurora ang dugong palasyos dito kay Peter, kung kaya't sa sobrang inis niya ay nasampal nga niya ito ng mga 6 na beses. Halos matanggal na ang kaluluwa nitong si Peter. Hiyang-hiya siya, naiyak na lamang siya, ngunit wala siyang magawa kundi tiisin dahil na rin sa pagnanais niya sa pera. Nais niya kasi na mabayaran ang utang nitong si Omeng dahil mayat-maya na nga tumatawag sa kanya at sinisingil na siya at nalilito na rin siya. Sinabihan pa nga niya ang kanyang kapatid kung paano ay ang bilis niyang mauto dito kay Peter. Naniniwala talaga siya na ang isang hamak na katulong ay magiging palasyos. Hindi nagustuhan nitong si Aurora ang ginawa nitong si Galvan kung saan naniwala siya kaagad-agad. Sa kabilang banda, magpapalipas naman ng samanang loob itong si Aurora sa kanyang basement kung saan naroon nga ang taxidermy nitong si Paco. Namimiss niya na gusto ang kanyang anak at kahit hindi na nga ito buhay, sa pamagitan ng kanyang gawa ay tela, hindi siya nangungulila dahil kinakausap pa rin niya ito na parang buhay. Kinuha niya ang paboritong mira nitong si Paco. Agad ay pinipicturean niya ito nang sa ganun mabawasan ang kanyang lungkot. Sinabi niya rito na hindi siya makakapayag na mayroon na namang isang palasyos na tutungtong at walang ni isa na hahayaan niya na magpapanggap. Dahil sa pagkakaalam niya, walang dugong palasyos itong si Peter at napaka-imposible, hindi siya lumaking isang palasyos. Nagkatalo na nga ang magkapatid, hindi nga naniniwala itong si Aurora, subalit si Galvan ay tiwalang tiwala. Balibasa, masobra ng kanyang lungkot dahil sa sunod-sunod na pagkamatay ng kanyang apo at ng kanyang anak na si Base. Tingin niya ay magkakatulong itong si Peter kapag pumasok na nga siya sa palasyos family. Subalit hindi makakapayag si Aurora hanggat hindi pa malinaw o talagang makakatiyak. Kaya naman sa pamamagitan ng DNA test doon nila malalaman kung si Peter nga ay nagpapanggap lamang. Samantala magugulantang naman sila sa bilita nga nitong si Vivian dahil bigla na lamang itong sisigaw kung saan itong si Peter ay nagnakaumano ng relo. Bagay na hindi na nga ipinagtaka nitong si Aurora dahil batid niya ang gold digger lamang itong si Peter. Isa lamang ito sa nagpapanggap. Kagaya ng mga iilan sa mga lungisan dahil sa kagustuhan na magkaroon ng benepisyo. Natatawa na lamang itong si Aurora habang inaasar ang kanyang kapatid. Sinabi niya na mayroon bang ganyang klaseng palasyo kung saan magnanakaw. Kung talagang palasyo siya, ay bakit kailangan pa niyang magnakaw? Halatang halata lang na nagkukubli lamang siya at nagpapanggap. At magugulat pa sila dahil lalabas na nga ang resulta ng DNA test na hindi na nga matatakasan itong si Peter ang katotohanan sapagkat negative siya sa notong DNA test. Tatapusan na nga nitong si Peter dahil pinangako nitong si Galvan na kapag napatunayan na si Peter ay nagpapanggap lamang, siya umano ang unang-una nakikitil sa buhay nga nitong si Peter. Hindi na papatawarin ang kalapastangan na ginawa nitong si Peter.